Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Yes, it's me again, Katya. Sobrang na-miss ko kayo! Tagal kong hindi nakapag-face-to-face yung mag-vlog ako na nakaharap yung nakakaumay kong mukha. Char! So ngayon, mga kapeto, meron kasi akong vlog na maraming nagtatanong about sa nakakasira ba ang bleach. Maraming mga katanungan doon na actually nasagot ko na sila pero i-airy ko na lang din. So, kung gusto mong malaman, stay ka lang dyan at manood ka. Ayun mga kapeto, marami kasi sila. So, para din kung merong mga ibang manood sa video ko na to, hindi pa naman tayo ganun ka sikat na vlogger or YouTuber, at least kung mapalaan to sa wall nyo, malalaman nyo kung gaano ka-importante yung buhok at kung paano nyo ito pangalagaan. Meron ditong mga tanong. So, ito na, uumpisahan na natin. Pero hanapin ko muna siya. Okay? Ang tanong dito ni Joyce Olpindo. Hi, Joyce! Para sa iyo to yung question mo, sasagutin ko. Hello po, kaka-bleach lang po ng buhok ko. Then, naglalagas po siya. First time lang po magpa-bleach. Pag basa po sinuklay, naglalagas po siya. Sa umpisa lang po ba yun? Hi, Joyce! Well, dito sa tanong mo, kapag ka bagong bleach ka palang kapatalaga, talaga siya, naglalagas. Kasi yung buhok natin, kapag ka ginamitan ng bleach, nadadamage yung buhok natin. Kasi nga nagda-dry na ano siya ng chemical. Ikaw kaya lagyan ng... hindi ka ba, ang tawag nito, hindi ba ma-ano yung buhok mo? Siyempre, nag-dry din yung buhok natin. So, kapag nag-dry siya, may tendency na malaglag yung buhok mo. Yun yung maglalagas ka. Kung sa umpisa lang ba yun, yes po, sa umpisa ganun talaga siya. Kahit sinong mag-bleach, ganun talaga yung kalalabasan, maglalagas talaga siya. Pero, after naman na ng 2 weeks, ganyan, pagka nalagaan mo naman siya ng conditioner, i-leave-in mo lang yung conditioner sa buhok mo, at lagi kang magpa-treatment like keratin, Brazilian, mawawala naman yan siya. Kasi kapag ka nagpa-bleach tayo, nabubugbog kasi talaga yung buhok natin, like ash gray, ilang beses yan siyang tawag nito, bleach. Yun, talaga, madudurog talaga yung buhok mo doon. Kaya kailangan talaga magpa-keratin tayo after, siguro, ngayon ginawa, siguro mga 1 week, magpagawa kayo ng keratin. Kasi, yung keratin, yun yung yun yung meron kasing taglay ang keratin na mabuhay ulit yung buhok mo, pero hindi 100%. Pero syempre, lagi ka dapat nagpapagawa every 2 to 3 months, ganyan. Kasi kung isang beses mo lang palagyan yung buhok mo ng keratin, hindi naman yun agad-agad magagamot agad yung buhok mo doon, gaganda ulit. Syempre, i-maintain mo para naman sa ganun, bumalik sa dating shiny, tas mawala yung crazy hair. Kasi kapag nagpa-bleach ka talaga, may tendency na mag- crazy yung buhok mo, mag-dry, ganun. So, kailangan niya talaga ng treatment. So, now, kung wala ka namang budget, pwede ka naman gumamit ng mga mask, like sa Watson, nabibili, mga treatment. Pag mag-overnight ka, pwede yun. Talagang makapagpalambot siya ng buhok. Yun lang yung kaya kong i-advise sa'yo. Thank you! Next, ang tanong naman ni tanong ni madami kasi sila kaya
nagpilito ako, hinihinay lang tayo. Wala kasi yung pangalan ni Stephanie Anigan. Hi, Beb. Hello, ate. Baka po meron pong advice para sa akin. Gusto ko po magpakulay ng buhok. Kaso, nag-aalangan po kasi ako magpakulay. Kasi po, rebanded po ang buhok ko 6 months na. Pwede po ba akong magpakulay? So, Stephanie Anigan, hi! Yes, pwede kang magpakulay, pero case-to-case basis. Example, yung buhok mo is dry na kasi galing sa riban. May iba kasi pag nagpa-riban, sobrang dry na yung buhok niya, lalo na kung paulit-ulit ka na nagpa-riban. Siyempre, bugbog na yung buhok mo. So, kailangan mo magpa-treatment ka ulit. Pero kung magpapakulay ka, tapos bugbog na yung buhok mo, huwag ka muna, magpahinga ka muna siguro mga isang taon. Ipahinga mo muna kasi delikado yun kapag kulay ka ng kulay. Pero kung ikaw ay virgin hair at nagpariban, tapos gusto mong magpakulay, dun tayo sa safe ha, gusto mong magpakulay ulit, unprocess ka bago ka nagpariban. So now, gusto mong magpakulay, pwede kang magpakulay kasi hindi pa ganun kabugbog yung buhok mo. Unlike sa riban ka ng riban, tapos gusto mo after 6 months magpakulay ka ulit. Depende naman yun sa'yo, ikaw mo magdadala nun kung paano mo i-handle yung buhok mo, kung meron ka bang maintenance, kung meron ka bang pang-provide ng buhok mo para mawala yung dry. Pwede, walang kaso dun. Pwede. Pero yung, din nga doon tayo sa safe, kung hindi ka pa ganun kabugbog yung buhok mo, pwede kang magkulay, pwede mo nga isabay eh. Pwede siyang isabay kapag katapos mong iriban, pwede. Basta hindi bugbog yung buhok mo, huwag yung tipong kakariban mo lang ng 6 months, magpariban ka ulit na 6 months. Meron kasing ganun tao kasi merong tao at babae na nai-stress kapag nakakita ng kulot sa buhok nila. So, kayo yung ganun yung nangyayari, guys. Next question! Ay, nanuduling ako kasi sobrang dami nila. Sorry guys. Si Akira Katarig. Hi babe! Hi ate, pwede po ba magpa-hair color after ng riban? At saka ano pong color ang tatalab sa black hair? Yung walang bleach things po. Yung Akira Katarig, yung sinabi ko bago lang nito, yung kung hindi naman bugbog yung buhok mo, pwede kung rebanded ka, pwede ka magpakulay. Pero sa case mo, kung black hair ka, anong klaseng black hair? Virgin hair na black ka? Kasi kung virgin hair ka, tapos kakariban mo lang, tapos hindi naman bugbog yung buhok mo, yun nga yung sabi ko kanina, pwede kang magpakulay. Pero kung gusto mo magpakulay ng tapos naggamit ka ng blackening shampoo, tapos galing ka sa rebanded, hindi siya advisable. Kasi, once rebanded ka guys, ewan ko ha, kasi as a hairstylist, hindi ko isusugal yung buhok ng isa kong kliyente para lang sa pera. Doon ako sa safe ako. Kasi, black hair ka eh, walang ibang tatalab sa'yo. Pag nagpa-blackening shampoo kasi kayo guys, walang ibang tatalab na gamot sa inyo. Color, ganun. Walang ibang tatalab na kulay sa inyo. Pwera na lang kung magpa-bleach kayo at ipa-wash out nyo yung black hair nyo. Kasi yung black hair, mga blackening shampoo kapag ka nagkulay kayo nun, walang ibang tatalab sa inyo kulay. Kahit anong gawin nyo, kahit na lapatan nyo pa ng ano-ano, baka ano pang mangyari sa buhok nyo, paglabas nyo sa bahay nyo, just colored, hindi na kayo makilala ng pamilya nyo. Yeah. Kasi ang blackening shampoo, hindi siya ganun kadali. Kaya, kung rebanded ka, tapos nagpa-black ka, hindi siya advisable na magpa-bleach ka para lang, para lang makulayan yung buhok mo. Huwag, kasi rebanded ka na eh. Once na nagpa-bleach ka, rebanded, double lang sa Mobile Legend pa lang, double kill ka na. Ganon. Sana naintindihan mo yung sagot ko. Oh my God. Ayan guys.
sana naintindihan mo. Thank you, Akira Katarig. One day ago tong question niya. So, next question tayo. Sobrang haba ko ba sumagot? Parang gusto ko kasi, ano eh, yung ilabas na lahat. Char. Next question, si JP. Cute, hanapin ko lang. Isa na si JP Cute. Mga lumabas ko sa akin yun ng mga question. Dami kasi nila guys, kaya kung pagpasensyahan nyo na lamang. Sabi dito, ate, JP Cute, hi! Sabi niya dito, ate, ilang minutes po ba ang bleach sa buhok? Depende kasi yun eh. Kasi, ayun, lapag sa pagkukulay kasi, case to case basis, depende yan. Kung ikaw ay magbe-bleach ng ash gray, matagal yun. Kasi, ano yun eh, per session yun eh, yung ginagawang yun. Kasi, hindi naman automatic pagpunta mo ng salon. Gusto ko pong magpa-gray. Pagpupo ng kliyente, pag-upo nyo, automatic gray agad kayo. Hindi. Meron pang ginagawang proseso. Matagal ang proseso nun, no? Sa 5 to 6 hours. Pero kung mag-bleach ka, na-bleach as in bleach lang, nakadepende sa'yo. Nakadepende yun sa'yo. Example, gusto mong gayahin si Blackpink na nandito, meron. Nakita ako. May nakita. Sino ba yun? Andrea Brillantes ba yun nakita ako? Oo. Tapos may isa pang artista, hindi ko familiar. Hindi ako nag-ano ah. Ito lang yung sabi ko about sa bleach kasi napag-uusapan naman yung bleach. Pero medyo hindi ako natuwa sa kulay ni Andrea Brillantes. Kasi marang masyadong harsh yung kulay. Hindi ko alam kung sino nagkulay. Pero sorry ah kung sino man yung nagkulay. Hindi ko sinasadya. Pero ito na yung sabihin ko, hindi ko siya nagustuhan. Yes, thank you. Wala akong intention na nagsasabi lang ako ng totoo na eh, parang hindi maganda sa mata yung kulay. Parang masyado. Or sa light lang, hindi ko masyado. Kasi minsan sa light lang naman minsan. So, yung bleach kasi para sa akin, ano eh, 20 minutes kong binababad. Tapos kapag hindi pa ako kontento, sa bi-level kasi yung sinusunod ng dapat sa bleach. Example, yun nga sabi ko, pag may gray, marami kasi proseso ng ganun, so case-to-case basis. Pero, ang maximum ko talaga is 20 minutes. Kapag hindi pa ako nakontento, add lang ako ng add, kasi check lang ako ng check. Ganun na siya. Thank you, JP. Cute. Then, next is si Aria. Ay, si Mike Nicolette. Sabi ni Mick. Hindi po lang. Ito na lang kaya yung nakasulat para hindi ako hanap ng hanap na para mapabilis tayo. Sabi ni Aryan Insina, pwede po bang plantahin ang buhok pagkatapos si bleach? Oh my God, pwede daw. Hi Aryan! Ubo ako bigla, may nakaalala yata sa akin. Nasamid ako. Hi Aryan! Pwede bang magplansyahin ang buhok pagkatapos i-bleach? Para sa akin, pagkatapos ng bleach, kung hindi ka naman nagpa-treatment like keratin, ganyan, huwag mo munang plansyahin. Kasi yun yung galing ka na sa bleach, bugbog na, tapos plansya mo, lalo siyang nabugbog. Kaya nga, mas maganda kung magpapaganto kayo kasabay may keratin para kahit plansya, good pa rin yung kalalabasan ng buhok niya, hindi yung nag-bleach kayo, wala man lang kayong treatment, tapos nag-plancha kayo, wala, tuskig. Tuskig. Ang sabi ko, tuskig. maninigas siya. Alam niyo yung buhok ng manika, kapag kahinawakan, magiging ganun. Yes. So, next question tayo. Thank you, Aryan. Next, si Liza Sipida. Hi po, ate. Safe po ba sa salon mag-bleach? Balak po kasi namin ng friend ko na mag-bleach with Brazilian hair color po. Napakagandang tanong. Hi, Liza Cepeda. Yes, super safe.
pag dun kayo sa salon. Kasi sa salon, mga professional doon, mas maaano mo yung buhok mo na gusto mo. Kasi once sa salon ka, alam nila kung anong ginagawa nila. Alam nila kung ano yung bagay sa'yo, sa skin tone mo. Hindi naman kasi pagka nagpakulay ka, ganun lang kailangan. Bagay din sa skin tone mo, diba? So, advice ko sa'yo, mas maganda akong sa salon kasi mas makukuha mo, ma-achieve mo yung gusto mong kulay. Kasi yung ikaw lang ng kulay-kulay, ang pagkukulay kasi guys, hindi lang ganun. Yung naiisip nyo na, pak, gusto ko magkulay, gusto ko ito, ganito, ganyan, ganyan, char, ganun. Ang pagkukulay kasi guys, dito sa half inch, ito, example lang ah, para sa mga hindi nakakaalam, kasi may iba, salpak naman, salpak. Kaya ayun, dito nag-light, nakita ko sa ibang YouTube, mga DIY nila, na-achieve daw nila yung kulay. Pero hindi nila alam, kasi wala naman silang experience. Sobrang light nandito, dark yan dito. Kasi mali yung process na ginawa nila. Like for example, ito yung buhok ko, nakikita nyo, dark yan. Gusto kong magpa-light. So pagka-light yung gamit na color, ang gagamitin mo ditong percent, half inch away to ends ka, is 9%. Para yung buhok mo, mas ma-achieve mo yung light. Tapos 6% dito sa tuktok para hindi ka naman mumukhang bumbilya. Next time sa vlog ko, explain ko sa inyo yun. explain ko sa inyo kung paano yung process ng ganun. Kasi marami akong nakikita na nag-bleach, nagpo-color, sobrang light ng tuktok, hindi nila alam yung ginagawa nila na hindi pantay yung kulay. So, explain ko sa inyo yan sa next vlog ko. Thank you, Liza Cipida. Pinaka-importante, pumunta po kayo sa salon kung gusto nyo ma-achieve yung gusto nyo kulay. Thank you! Next is Precious Orlane. Sabi niya, Ate, pwede po ba pagsabayin yung ribbon tas magpapakulay ng hair? Yun, pero walang sinunang tanong, no? Yes po, yun yung sinasabi ko kanina sa vlog ko, sa pinakauna, na kung hindi naman bugbog yung buhok mo sa ribbon, pwede kang magpasabay ng color. Pero kung bugbog ka na sa ribbon, tapos nakikita mo naman yung buhok mo na frizzy na sa baba, yun, hindi ka na talaga pwedeng magpakulay. Kasi once na dinaganan mo ng dinaganan yung buhok mo ng kung ano-ano, kawawa naman yung buhok mo. Diba? So, kailangan parang alin din natin yung buhok natin na ay, siguro hindi na siya pwede. Kaya pwede din na ipakonsult nyo siya sa stylist nyo. Para, kasi yung stylist merong paraan eh. Example, magpapariban ka, tapos bugbog ka na sa riban, tapos magpapakulay ka ulit. Pwede. Basta sa hairstylist kayo magtanong ha. Kasi mayroong mga may ginagawa yung proseso yung mga hairstylist eh. Lalagyan ng treatment. So, maaayos yung hair ng buhok mo. Pero kung wala kang treatment, tapos biglang ikaw-ikaw lang yung nagparibat ka, tapos ikaw-ikaw lang magkulay, wala kang treatment. Diyos ko Lord, nakakaawa yung buhok mo. Yes. Sana... Ano ba sinatabi ko eh? Ang pati ng lalamunan ko. Sana may natutunan ka, Precious Orlane. Next si Winzy. Ate, pwede po ba mag-bleach kahit rebonded ang buhok? Ulit mo yung tanong. Ate, pwede po ba mag-bleach kahit rebonded ang buhok? It's a big no. Yes, it's a big no. Pero ewan ko sa iba. Kasi para sa akin, hindi ko isusugal ang pag-bleach sa buhok kasi ayoko may mapanot or something sa magiging kliyente ko. So, gusto ko, yun nga, hindi siya i-bleach. Kasi nga, yun, nabubugbog na yung buhok mo. Once na rebonded ka, tapos nagpa-bleach ka, panot talaga ang kalabasan mo or makakalbo ka. Nakita niyo yung kay Jessica Soho na nagnanayon dito, may sugat-sugat. Ganun yung mangyayari. Kasi may iba matitigas ang ulo. May ibang hairstylist na matitigas ang ulo. Basta lang, pera ang usapan. Hindi ko kayo
ina, hindi ko nilalahat ha, pero marami akong kakilala na ganun. So, mag-ingat tayo, guys. Huwag po tayo magpagawa ng basta-basta. Pero ngayon kasi, ngayong panahon kasi upgraded na yung mga gamot, yung mga ibang ano eh. So, pwede, sa iba siguro pwede. Basta may kasunod lang na keratin. May iba-iba na kasi ngayon upgraded na gamot, kaya okay lang. Pero may iba talagang hairstylist na. Basta lang magkapera, go! Huwag niyo mamasamain ha kung natamaan kayo. Pero, nagsasabi lang ako ng totoo. Iwasan nyo na yung ganyang sistema, guys. Let's spread the love. Char. Char. Ano daw? Kapay na kaisig Tagalog, no? Upsi, punta. Char. Ako lang kasi makaintindi. So, Tagalog ulit tayo. Back to Tagalog. Next question, sabi ni Mikulit. Masama ba mag-bleach sa manipis ang buhok? Hi, Mikulit! Hi, kulit-kulit, sir. Masama bang mag-bleach kapag manipis ang buhok? Meron kasing, yun sa question mo, medyo challenging, ha, Mikulit. Ang manipis kasi na buhok, hindi kasi pag sinabing manipis, manipis talaga siya. Case to case din yung texture ng buhok niya. Case to case basis din. If yung buhok mo manipis at makapalang strand, kasi meron ganun eh, makapalang texture ng buhok mo, pwede. Pero kung manipis ka na at gusto mo pang magpa-bleach, huwag na lang, maawa ka na sa buhok mo, hindi siya pwede talaga. Kasi, ano na lang mangyayari sa buhok mo? Ang gusto mo matira, eh pag nag-bleach kasi naglalagas. So, ano na lang matitira sa'yo? Diba? Wala ka nang jowa, wala ka pang buhok. Char. Ano, personal na yun ha. Pero hindi, joke lang yun. Yun nga guys, hindi siya pwede kasi nga, manipis na yung buhok mo, papatungan mo pa ng bleach, edi kalbo ka na talaga nun kasi mag-ubos yung buhok mo sa bleach eh. Kasi pagka naglalagas talaga siya. So, mas maganda kung makapal yung buhok mo, mag-bleach ka. Pero kung ano, wag na lang muna, no? Mag-keratin-keratin na naman, tis-tis tayo sa mga basic color, wag natin ano yung bleach. Pwede lang tayo magpakulay eh. Huwag lang bleach. Pwede tayo mga light blonde, medium blonde, mga gano'n na buhok. Mga, kung gusto mo naman, mga brown. Next kay Migila. Migila Cosme. Migila daw eh. Sa mga siya, gahia kayo ba? Miguel mangod, eh? Miguel Lacos. Siguro combine to ng pangalan niya o tsaka ng jowa niya or pangalan niya or pangalan ng tatay niya at nanay niya. Hi ate, sabi niya. Normal po ba magputol-putol ang buhok sa bleach? Pagbasa po lagi siya nagpuputol. Ano pong dapat gawin? Sana masagot niyo po, please. Pag nagpuputol-putol siya, normal lang yun, lalo na tagpa-bleach ka. Pwede kang magpa-keratin, pwede mo siyang leave-in conditioner, overnight mo yung buhok mo, pwede yun. Basta hindi ka lang yung paulit-ulit na magpa-bleach. Kasi nga, bubog na, bububugin mo pa, na triple kill na. So, yun lang yung advice ko, once na nagda-dry na yung buhok nyo, huwag nyong kalimutan magpa-keratin, pumunta kayo sa salon, kasi mas safe. Or kung wala kayong budget, lalo na ngayon, quarantine, kailangan natin mag-tipid. So, ang gagawin nyo, bili lang kayo sa Watson, mga treatment, pwede yung may magandang treatment, or Hortaleza, marami dun sa Hortaleza, mura lang, para makatipid kayo. Tapos, yun, lalambot na yung buhok, mababad mo lang siya. Next, si Crispin Amper. Normal lang po ba na mainit yung hair habang binababad yung bleach? Yes po, normal lang siya. Kasi ang bleach, mainit talaga siya sa buhok. Kasi parang, ewan ko, parang may magic yata siya na yun yung natin yung nakapagpa-light masyado. Feel ko lang kasi yung bleach talaga, mainit talaga siya. Normal lang. Normal lang siya. Thank you, Crispin Amper. Kay Angeline Aquino naman, rebond with Brazilian po ang hair ko. Pwede po ba i-bleach?
gusto ko po sana kasi maging kulay ash yung kulay ng buhok ko. My God, ate, kung ayaw mong kalbo, huwag mong gagawin yan. Yun nga yung sabi ko, guys. Pag, ano, riban with Brazilian ka, yun nga yung sinasabi ko, kapag ka nagpa-riban ka, hindi advanced sa Diyos ko, Lord, ash pa talaga gusto mo. Eh, ang ash, sabi ko sa inyo, 5 to 6, 4 to 5 times mag-bleach, depende pa yun sa texture ng buhok mo. Kung mabagal yung process niya, kung matagal magkulay yung buhok mo, 4 to 5 yan, kasi depende, iba-iba kasi yung klase ng buhok ng tao. So, pagka nagpa-ash gray ka, tapos rebandages ko, pagbanlaw ng buhok mo, panot ang abot mo, baka pag ganun mo, oh my God, naubos yung buhok. Ganun, so ingat tayo ha, Reban Brazilian, stay ka lang dyan, pwede ka magkulay, mga basic color, like medium blonde, light blonde, mga ganun. Ash blonde, kung rebanded ka, parang hindi siya maganda. Oo. Huwag masyadong light pagka-rebanded, di naman maganda din pagka-rebanded ka. Tapos sobrang gusto mo, buhok mo si... Sino bang ash blonde ng mga buhok? Yung blonde-blonde di talaga, hindi siya bagay, te. Kasi nakakasama din siya sa buhok. Kasi pag ash blonde, mataas din yung oxidant na ginagamit dyan. So, hindi siya advisable then nagawin. So, yung mga basic color sa mga brown shades or mga blonde lang kayo. Pero yung sobrang lightest blonde na, hindi na siya pwede. Yung tuhod ko nakita ng itim-itim. So, next question, last question. Thank you so much, Angelina Kino. Next question, Jack LM. Pero di naman masama magkulay ng buhok without bleach. Ang buhok kasi pag nagpakulay, talagang nandun na yung magdadry yung hair mo. Kasi nga, once nagpakulay ka, hindi siya yung ibig sabihin na hindi maka-apekto sa buhok mo. Ang mangyayari kasi dyan, mangyayari kasi dyan, guys, ang mangyayari kasi dyan, seryoso, ang mangyayari kasi kapag ka, ano, kapag ka nagpakulay kayo, magdi-dry talaga. So, kailangan talaga lagi isipin, hindi pag sinabing nagpareban kayo, okay na, pag nagpakulay kayo, okay na, pag ka nagpakano ka, okay na. Ang pagpapaganda ay high maintenance. So, once na virgin hair kayo, unprocessed hair, hindi pa nagagalaw, pag-iisipan yung mabuti. Na, ay, pagka pinariband ko to, kailangan ko itong i-treatment kasi natural na ipapatreatment mo yan. Te! Kasi nga, hindi siya better na walang treatment kasi nabubugbog yung hair natin. So, yun po, JM, Jack LM. Hindi siya, hindi ko sinasabing nakasama ha, kasi meron naman tayong mga ano eh, kailangan maraming paraan kung gusto mo lang magpa-treatment. Hindi siya nasisira kung gusto mo mag-treatment without bleach. Kasi mild lang siya, hindi siya ganun kalala. Like, bleach. Si bleach kasi, bugbugin talaga yung buhok mo dyan, dong. Oo. Malata talaga yung buhok mo dun, mapanot, jud ka, dong. Yes, thank you so much, JM. Yung isa sabi ko, once na nagpa-reban kayo, lagi niyong tatandaan na kailangan yung mag-maintain ng treatment. Kung wala naman kayong budget, meron tayo sa Hortaleza, sa Watson, or sa mga kahit saang, ano pa bang meron? Yun na kasi alam kong mga, ano eh, hindi ba ako masyadong gala? Mga tinda. Alam ko doon, marami mga treatment, mga mura. Kasi yung ibang mga ano, mahal na eh. So, doon na tayo sa mura, quarantine eh. Magtipid tayo, uy. Okay lang naman na hindi tayo pumunta ng salon, hindi natin masunod yung layaw natin. As long as meron naman tayong treatment, pwede na yun. Basta, lagi nyo lang malagyan ng treatment yung buhok nyo. After yung treatment, yan, magligo kayo. Pag mag-shampoo kayo, ako lang ha, huwag yung shampoo na i... Yeah, ano sa, ano, tuktok lang, tapos spread lang, ganun, next, conditioners, na dulo, excuse me,
may iba akong napansin, pag nag-conditioner abot dito, kaya nagiging oily yung buhok natin kasi yung ulo natin, nagpo-produce siya ng sariling oil. So, kapag kanilagyan natin ng conditioner, tapos nag-ano pa tayo ng may sariling oil pa yung ulo natin, wala na, mukha na tayong dinilaan ng baka, guys. Oo, ng aso. Oo, ng kahit anong animals, short. So, kailangan shampoo, roots lang lagi, tapos fingertips, ganyan. Tapos, conditioner. After that, maglagay kayo ng, kahit ilig nyo ng 30 minutes, yung conditioner nyo, pwede, mas maganda. Tapos, after nun, maglagay kayo ng serum. Mas maganda din yung serum sa buhok. Oil. Kasi, yun, malambot din siya. Next, guys, ang gagawin nyo, huwag nyo rub yung buhok kung pag nag-conditioner yung masama. O, kailangan, parang iniingatan din natin tulad ng mga mahal natin sa buhay. Iniingatan natin yan. So, ayun, guys, kung meron pa kayong ibang katanungan, huwag kayong mahiyang magtanong dahil lagi akong alert sa mga tanong nyo. Lagi kong binabantayan yan 24 hours, sasagutin ko kayo. Kahit tulog na ako. Magano lang ako pagsagot. So, ayun, thank you so much, guys. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko and give a thumbs up. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe, guys, para awan nyo na mag-subscribe kayo. And thank you so much, mga kapeto. Umabot tayo ng 1,400! At isi-shoutout ko lang din yung mga friend ko, Jonas El Kimbao. Jonas El Kimbao, Diane Swazon, Janelle Zone, Erwin Photoshop, Erwin Cabrera, and Poging Putots, Amanda Del, sino pa bang nakalimutan ko? JR Santuyo, JC Barber PH, Boss G Barber, Vivian Labra, sino pa ba? Sugang Remix, ang dami nila, guys. So, yun muna yung shoutout natin today. Meron ako nakalimutan na, ano, Sir Anthony Kasiple, Andrew Mojica, hi guys! Yun muna yung shoutout ko ngayon. Thank you so much! Don't forget to hit the subscribe button down below. Bye!